Good afternoon sa inyong lahat guys, sa makikita ko sa Pilipinas guys, Luzon, Business, Mindanao, palagi po kayo mag-ingat dyan guys, at maging sa ibang bansa guys, sa may mga Pilipino, palagi po kayo mag-ingat sa ibang bansa, yan. Ngayon guys, araw ngayon guys, ng March 2, 2023 ngayon guys, March 2, 2023. Matapos ang ikinakasang Tigil Pasada, LTFRB atras uli ang jeepney peace out deadline, yan. Inurong na ngayon guys ang deadline ng peace out ng jeepney matapos ang ikinikasang Tigil Pasada. Yan. Matapos ang bantang isang linggong Tigil Pasada ng transport group sa ika-apat na pagkakataon ay hindi muna itutuloy ng Lands Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagkakansila ng prangkisa ng mga traditional jeepney sa bansa na magtatapos sana sa Hunyo 30. Ito ang nagpakasunduan ng mga opisyalis ng LTFRB at kinatawan ng transport group sa ginawang pagpupulong kahapon ng magkabilang panig sa ahensya. Yan. Nandito ngayon tayo sa MUA guys. Nandito na ngayon tayo sa MUA tayo. Yan. Napagkasunduan na wag na munang ituloy ng LTFRB ang June 30, 2023 jeepney peace out bagkus ay itinakda uli ito sa December 31, 2023. Yan. Ginawa na ito ngang December guys, pinagbigyan sila ngayon guys, ginawa ng December 31, 2023. Ito ay para umaayos ng mga jeepney operator ang lahat ng kanilang mga papeles para inihandang transport modernization. Ito na ang ikalimang ulit na pinagpaliban ang pagpatupad ng peace out na magsisimula sana bago pa man magka-pandemya. Una nang sinabi ng LTFRB na kailangang sumailalim sa kooperatiba ang mga PUB para sa nagagawing modernization program samantala matuloy o hindi ang Tigil Pasada, ilang transport group naman ang nagpasyang huwag makiisa dito ayon sa Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas at mga UB Express Operator. Wala silang planong makiisa sa gagawing Tigil Pasada na magsimula sa Lunes ayon kay Calando Marquez, Pangulo ng LTOP, at Mr. Ezequiel Longaris, National President ng UB Express. Hindi sila kinukonsulta ng grupong Manibila tungkol sa bantang transport strike. Aniya, hindi sila sangayon sa Tigil Pasada dahil ang publiko at ekonomiya ng bansa ang maapektuhan nito. Yan. Nagkagulo-gulo na ngayon guys, nagkagulo-gulo na talaga. Bakit kasi i-peace out yung sarili nating jeepney? Bakit kasi yan, matibay naman yung mga jeepney natin? Sino nagpasimuno niyan? Diba nagpasimuno niyan si Rodrigo Duterte? Ang ganda-ganda ng mga jeep natin eh. May mga jeep tayo dito matitibay. Yung mga bulok na, yun ang i-peace out yung bulok, pero yung mga matitibay pa, huwag yung i-peace out yung matitibay pa. May mga jeep pa dyan na brand new. Wala kagas-gas-gas-gas yung mga stainless. Oh. Diba? Mga brand new pa. Yung mga bulok, yun ang i-peace out nyo. Pero yung mga hindi bulok, huwag yung i-peace out yan. Parang ano na kayo ah. Maganda yung sariling atin. Tangkilikin yung sariling atin. Hindi yung mga jeep sa ibang masakit na tangkilik ninyo. Bakit? Para ba magkayo magkapira dyan? Pira na naman ang ugat dyan sa kademonyohan ninyo. Ha? Mukha kayong pira ha. Yan. Yan ang pag-usapan natin guys. Matapos ang ikinikasang Tigil Pasada, LTFRB atras uli ang jeepney peace out deadline. Ginawa na ito guys salip na June 30. Ginawa na ito guys ng December 31, 2023. Pinagbigyan daw nila guys para na maayos ang mga papilis sa mga jeepney operator. Yan na guys ang pag-usapan natin guys. Kung saan kayo narungos, lagi mag-ingat. Ingat palagi guys. Yan.